So ang aking paksa ngayong hapon na ito ay ang chemical reactions, okay? So i-share ko muna ang aking outline, so yung plano kong i-deliver, tapos iisa-isahin ko ang mga ito. So una magbibigay ako ng mga halimbawa ng chemical reactions. Kung nagbibigay ako ng halimbawa sa aking mga estudyante, ginagamit ko ang mga bagay na pamilyar sa kanila. So, mga pangkaraniwan. So, syempre, ayaw ng mga estudyante na parang napaka-abstract yung mga concepts. So, dapat yung nararamdaman nila at na-experience na nila. Tapos, second part, i-define ko kung ano ang chemical reaction. Pagkatapos noon, ang mga pamantayan ng isang chemical reaction. Pag sinabi natin pamantayan ng isang chemical reaction, ito yung mga physical observations, okay? So magbibigay ako ng anim na pamantayan. Tapos di-discuss ko ang mga uri ng chemical reactions at karagdagang halimbawa. Tapos sa huli, magbibigay ako ng maikling pagsusulit. So mga two questions, tapos mga may sub questions ang mga ito. Okay, so umpisahan na natin. So ano nga ba ang mga halimbawa ng chemical reactions? Okay, so sino sa inyo ang mahilig mag-bake ng cake dito? May mahilig mag-bake ng cake? So kung gumagawa tayo ng tinapay, ang kadalasang ginagawa natin ay naghahalo tayo ng baking soda at tartaric acid, okay, para makabuo ng carbonic acid. Tapos tong carbonic acid na ito ay nadidecompose sa carbon dioxide at water. So ito ay isang halimbawa ng chemical reaction. Okay? Pangalawang halimbawa ng chemical reaction ang pagkalawang ng metal. Okay, so say for example, may mga paku diyan sa tabi-tabi, kung ito ay nabasa ng tubig at hayaan lamang makakontakt ng tubig, usually ito ay nangangalawang. So nakikita natin na yung shiny na paku, after a few days, ito ay nagiging brown na. So ito ay actually isang halimbawa ng chemical reaction. So alam natin itong pagbula at saka itong pagkalawang, okay? Kasi nakikita natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay. Mga halimbawa pa ng chemical reaction, say sa industriya, okay? So sa industriya, nagmimina sila ng metal, okay? So ano nga ba ang metal? Usually ang mga metals are shiny objects. Pero ang mga metals na ito ay hindi mo naman nahuhukay ang shiny na object sa lupa. Usually they are in the form of an ore, okay? So a metallic ore. So katulad ng example na ito sa left-hand side ng iyong screen, so meron tayong bauxite, okay? So this is an aluminum oxide. So brownish ang itsura, tapos pinaprocess ito sa planta para maging aluminum. Okay? So yung aluminum, ito yung whitish shiny metal na aking binibilog-bilugan. Okay? So ito. So ang pagmiminang ng metal, ito ay isang halimbawa ng isang chemical reaction. Okay? At saka ang panghuling halimbawa na i-discuss ko sa slide na to ay ang paggawa ng pintura. Okay? So say yung mga bright colored paints, usually minamanufacture ang mga ito using a chemical reaction. So ang example ko dito ay dilaw na pintura na hango sa lead. Okay. So ito ay onting halimbawa. Okay. So ang next natin na tanong, paano natin malalaman or ano ang basehan para sabihin natin na may chemical reaction? Okay? So ano ang kahulugan ng chemical reaction? Okay? So ang chemical reaction, okay? Napaka-importanteng definition. Ang chemical reaction is where we are going to break, okay, or form chemical bonds, okay? So ang pagputol at pagbuo ng bonds, okay?
Usually, ang chemical reaction is going to manifest itself, okay, in some forms. Katulad ng pagbula na nakita natin kanina, okay? Magbibigay ako mamaya ng ano ng iba pang pamantayan, okay, ng chemical reaction. Pero pwede nating i-describe ang isang chemical reaction into three, okay? Into three levels, okay, o mga antas, okay? So unahin ko ang pinaka-common, okay? Ang pinaka-common, okay, para i-describe ang isang chemical reaction is through an equation form, okay? So ito yung kadalasan nakikita natin. So say for example, itong pagbula, okay? So H2CO3, so yun yung formula, chemical formula ng carbonic acid. Tapos pag nakita ka ng arrow, okay? Itong arrow sign, okay, sinasabi niya na itong H2CO3 ay magiging H2O at CO2, okay? So H2CO3, medyo tongue twister. Ito yung reactant mo, okay? Tapos yung products mo, yung nasa right hand, okay? Ito yung H2O at CO2. Okay? So yun yung kadalasan na ginagamit. Okay? Pero as teachers, okay? Paano ko ba 'to sabihin? Meron tayong dalawang uri ng estudyante. May mga estudyante na medyo mathematical mag-isip, okay? Kung saan bagay ang equation form. Pero may mga estudyante naman tayo na medyo artistic mag-isip. So, ang ginagawa ko sa aking klase, okay, so hindi lang equation form. Binibigay ko rin yung molecular level. Paano mo pinapresent yung equation form in terms of, say, something na pwede nilang ma-imagine. Okay, so ito yung molecular level, okay? So pwede kang gumawa ng mga ng mga building blocks in order to represent H2CO3. So okay, so ito yung mga H2CO3, okay? Usually yung mga atoms are actually represented by colored spheres, okay? So say yung carbon, ito yung black, tapos yung red, okay, ito yung oxygen, at saka yung maliit na parang off-white is hydrogen. So pwede kang mag-show ng mga models, okay? Tapos pwede nating on the right hand side ipakita naman yung mga products, okay? So H2O, okay, so bibigyan ko lang ng kulay para mas clear. So H2O, okay? Tapos CO2, okay? Okay, so ganito yung ginagawa ko. May equation form ako at saka may parang may visual representation in order to suit all types of students, okay? So equation form, molecular level, and yung mas advanced, ito yung tinatawag na structural level. So nakita ko may lecture kayo with Dr. Bungkin about Lewis structure. So medyo mas advanced ito kasi gagamitan mo ng Lewis structure yung pagre-represent ng mga molecules. Okay, so say for example tong H2CO3, makikita natin na ito yung structure. So makikita natin na may double bond, may single bond, okay? Okay, so tapos nang ganyan yung products niya, CO2, okay, and water. So makikita natin yung mga double bonds at single bonds, okay? So ang isang chemical reaction, okay, may chemical reaction na nangyari kung may naputol o nabuo na bonds. Okay, so suriin natin kung ano yung mga bonds na naputol. Okay, so pwede kong maybe bilugan ito ng asul. Okay, so naputol ito. Okay, so naglagay ako ng kidlat doon, so naputol. Syempre kung may kidlat, di ba, I mean, pag tumama sa puno, mapuputol talaga yung puno. Okay, tapos may mga bonds din, may bond din na nabuo. So itong magenta na nilagyan ko ng asterisk, ayan yung nabuong bond. So ang chemical reaction talaga kailangan may naputol o namuo na chemical bonds, okay? At isa pang importanteng malaman ninyo,
yung reactants okay, at saka products magkaiba okay, yung chemical formula. Okay? So magkaiba yan. So yun yung kailangan ninyong ma-recall kung nagde-describe kayo ng isang chemical reaction. Okay? Now, tignan naman natin ngayon yung mga iba't ibang pamantayan or physical observation ng isang chemical reaction. Bakit nga ba? I mean, bakit kailangan natin ng physical observation? Of course naman, pag nakakita kayo ng reaction, hindi mo naman nakikita yung molecular level, di ba? Nai-imagine mo lang. Pero ang nakikita mo, may basis ka, meron kang observables. Okay, so ang next ko na ipapakita sa inyo ay yung mga observables. Okay, paano natin masabi na may isang chemical reaction? Ito ngayon yung manifestations of a chemical reaction. Okay. Number one, yung pangunahing halimbawa natin ay pagbula. Okay? So ito yung pag-agnas ng carbonic acid. Okay? Pangalawang pamantayan ng isang chemical reaction, pag-init ng kapaligiran. Okay? So evolution of heat. Okay? So sino sa inyo ang mahilig pumunta sa Quiapo at magsindi ng kandila? Ano ang temperature doon sa harapan ng Alta, 'di ba, mainit? Okay? So bakit umiinit? Kasi may chemical reaction na nangyayari. Ito yung combustion. Okay? Combustion ng paraffin doon sa kandila. Okay? So yun yung pangalawa, pag-init ng kapaligiran. Okay? Mag-move naman ako sa pangatlong pamantayan. Ito ang pag-iba ng anyo o itsura. Okay? So, ang example na binigay natin kanina ay yung mga pako na nangangalawang. Okay? So, ito rin ay napakahalagang definition ng chemical reaction. Yung chemical properties, okay, ng product mo ay magkaiba sa chemical properties ng reactant mo. So, ang product natin kanina doon sa pangangalawang ay yung kalawang, rusted iron, right? Tapos yung chemical properties ng starting material mo, yung shiny na metal. So magkaiba ang anyo at itsura nila. Okay? Kaya masasabi natin na may chemical reaction. Okay? Pang-apat, siguro paborito natin lahat ito kasi summer. Okay? Pag-iiba ng kulay at pagkakaroon ng ibang amoy. Ito ay pinapamalas sa atin ang paghinog ng mangga o paghinog ng prutas. Okay? So syempre, kung hinog na yung prutas, okay? Usually iba yung kulay at saka ang bango-bango ng prutas na yon. So pwede nating sabihin na may chemical reaction na naganap. Okay? So I'm going to move now to my fifth pamantayan. Okay? Ang pagbuo ng chemical na hindi matunaw. Okay? So sino sa inyo ang mahilig maglaba dito? Usually, noong nasa Pilipinas pa ako, isa sa mga paborito namin na sabon ay perla. Okay? So ang perla ay actually hango sa mantika ng niyog. Okay? Ang perla ay actually usually ginagawa, minamanufacture ang perla, ang sabon, using a chemical reaction. Of course, yung product mo, yung sabon, hindi ito matunaw unless kuskusin mo at gamitin mo na sabon. Okay? Tapos yung last na pamantayan ng chemical reaction ay ang pagkaroon ng ilaw, okay, or evolution of light. Okay? Noon bata-bata pa ako, I mean kung summer din ang saya-saya tignan ang mga puno kung gabi kasi ang daming alitap-tap. Okay? So na sinasabi ko sa sarili ko, ayan na yung mga fairy lights. Okay? So yung alitap-tap or firefly, okay? May chemical reaction na nangyayari sa kanilang katawan para ito ay magkaroon ng ilaw. Okay? So meron tayong anim, okay? Anim na pamantayan ng isang chemical reaction. Okay? Meron kayong tanong before ko i-introduce yung next na subtopic?